kung na-came across po ninyo itong video na ito, meron po akong video na bago po ito. Kasi po, part 4 na po ito nang dinidiscuss natin na topic. So, baka po marito kayo kung sino man yung nakakakita nitong video ngayon. Number 4 po tayo, ika-4 na ating i-discuss. Full trust in God. Okay. Pero ito po eh, sa akin po, okay, ito po ang experience ko, ito po yung aking buhay na sinishare ko. Okay. Ako po, malakas po ang pananalig ko kay God. Okay, sa uulitin ko, napakalakas po ng pananalig ko kay God. Kaya po, napakabilis kong na-recoveran itong mga pinagdadaanan na pangit simula po nung ako ay na-diagnose. Kaya rin po, nadaanan ko lahat siya ng maayos. Kaya rin po ako ganito kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon, kung nakikita niyo na very strong ako sa pinagdadaanan ko rin itong stage 4 incurable cancer, ika nga sabi nila, right? Dahil rin po kay God. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung hindi ko ibinigay yung full trust ko kay God, hindi pa rin po ako magiging kalmante. Okay? Pag sinabi ko pong kalmante, kalmante po yung aking puso. Wala po akong nararamdaman sa puso ko na takot. Okay? Hindi po ako nag-exaggerate. Paminsan-minsan, pagka eto na dadating na yung iyong scan, natural lang naman yun sa atin. Parang, ano ka na naman kung ano na naman ang kinalabasan. You are hoping na wala namang bago o wala namang lumaki. Yung ganyan bagay ba? Pero that's normal lang po. Pagka nalalapit na yung scan, kahit sino po sa atin, ganun ang nararamdaman. May konting ka ba? Okay. Siya ang pinaka nagmamahal sa atin na walang katumbas. Unconditional. Okay. Siya lang ang ating one and only true healer. Siya lang po lang ng iba. Siya rin ang in control ng ating buhay. Ako, ikaw, tayong lahat. Siya ang in charge sa mundo, sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Malinaw na lahat sa akin yung picture ng nangyayari sa buhay ko. Kaya rin po na i-apply ko na itong mga sinasabi ko sa inyo na mga experiences ko. Kung paano ko na-handle po itong cancer ko. Yeah? Pinag-pray ko ito ng matinding prayer. Kinausap ko siya ng matindi. Ay, inalam ko sa sarili ko kung way ko gustong pumunta. Tapos binigay ko ng buong-buo kay God, yung buong buhay ko. Kasi pag ibinigay mo na yung full trust mo sa Kanya, ibig sabihin, talagang hinayaan mo siya mag-control sa iyo. Hinayaan mo na siya talaga mag-take charge sa'yo. Ang pre-promise ko lang sa kanya, I will do my best na kumain ng malinis. I will do my best na ilayo sa stress ang sarili ko, ang pag-iisip ko, ang sarili ko. Marami rin naman po akong i-give up. Para po ilayo ko na yung sarili ko sa stress, para naman po ilove ko na yung sarili ko, para naman ma-stop ko nang i-abuse yung sarili kong katawan dahil sirang-sira na damage niya, sa kaka, you know, paalila ko sa lahat ng mga trabaho. Nag-decide po akong mag-quit ng job. Mas mahirap, pero my heart goes out din po dun, sa lalo na dun sa mag-isa na lang po, yung wala pong katulong na ka-partner sa buhay para buhayin yung pamilya, para tumuloy pa ang buhay. My heart goes out to you. Bilib po ako sa inyo. Sa lakas ninyo, na kahit na mag-isa na lang kayo, binibigay niyo ang inyong best para buhayin po yung inyong pamilya. Kasama po kayo ni God sa Kanya. Hawak po kayo ni God. Kaya po, alam ko, malakas po kayo. Hindi po kayo susuko. Pero sa kagaya ko, meron pa po akong asawa na nagtatrabaho. Thankful din po. Meron po tayong mga kaibigan
sa cancer, you know, mga kaibigan ko sa clinic. Na iniwanan na rin po sila ng kanilang mga boyfriends or kapartner sa buhay dahil na-overwhelm sa pagkakaroon niya ng cancer. Kumaga, hindi nakayanan yung ganung klaseng buhay. So, malinaw lang po yun. Malinaw lang po yun na hindi ho siya ang tama tao po para sa inyo. Isipin niyo mabuti. Kung meron po kayong mga kapartner sa buhay na mag-give up po sa inyo dahil po nagkaroon kayo ng cancer, dahil hindi niya makakayanan ng ganyan situation. Masasaktan po talaga kayo, masasaktan, dahil hindi wala po yung kasing sakit. Maaring meron pong darating na talagang para sa inyo, na itinalaga ni God para sa inyo. Pero habang wala ho, kung talagang mag-isa lang po muna kayo, meron naman po tayong mga pamilya na nandyan for moral support or financial support kung makakatulong po sila sa inyo. Or mga kaibigan or mga kamag-anak na gustong tumulong sa inyo. Nung ibinigay ko na po ang full trust ko kay God, pero pinamis ko lang sa Kanya na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, tao lang naman ako. Meron lang din akong enough na strength para sa sarili. Gagawin ko lahat ng aking makakaya para kumain ng malinis. Okay. Paminsan-minsan, meron po akong tikim na ganito, na nakakasaya po sa akin. Lalo na ngayon. Siyempre, nung una, mas mahigpit. Pero okay lang po sa akin. Pero ibinigay ko po ng full na full yung buhay ko kay God. Ibig sabihin nun, pag binigay mo yung full trust mo kay God, kung ano man ang mangyari sa akin, bukas o mamaya o sa isang araw, sa araw-araw, I am content for Him to be in charge of me while I do my best sa buhay. Ibig sabihin nun, kung ano man ang gusto niya sa akin mangyari, right? Hindi natin alam kung ano yun, kung yun ang gusto niya sa akin, kung kailan man yun, I accept. Kung makikita niyo ako na malakas sa paglabang ko na to, kung makikita ninyo ko na hindi ho ako, wala po akong mga bahid ng negativity sa aking, sa pagkatao ko. Kung nakikita nyo ko na strong ako, na nakikipag-usap sa inyo palagi, na nagsishare sa inyo para makatulong sa inyo. Walang-wala ho akong bigat dito sa dibdib. Kasi ho, ibinigay ko na lahat yung kay God. Pinagpipray ko rin yun. Gusto ko pang mabuhay na mas matagal. Kung ibibigay niya sa akin, mas happy. Mas happy, diba? Para mas makasama ko pa na mas matagal yung family ko. Ma-enjoy ko pa yung mundo. You know, yung nature. Kung bibigyan pa ako ng chance. Mararamdaman mo, pagka medyo may bigat ka pa sa puso, hindi mo pa ibinibigay yung full trust kay God. Kaya rin po ginagawa ko rin itong pag-vlog ko para makatulong ako sa taong may sakit. Kung makakapagbigay ako ng konting smile sa kanilang mga puso, sa kanilang faces. You know, patulungan kong gumaan ng konti yung pakiramdam nila, yung mga may sakit. Ino-offer ko ito, itong ginagawa ko na ito sa kanya. Kabayaran din sa mga kasalanan ko ng buong buhay ko. At saka masaya ako na ginagawa ko ito. Napakasarap ko ng pakiramdam ng nakakatulong sa kapwa. Kahit na hindi man financial, kahit na anong klaseng pagtulong, wala hong kasing saya. Huwag na huwag niyo pong pababayaan yung fear. Huwag niyo hong pababayaan yung fear. Huwag niyo pong pababayaan yung fear. Okay? Na i-bring down po niya kayo. Manghihina po ang inyong katawan lalo, ang inyong pag-iisip. Mapapabayaan mo yung iyong katawan dahil takot ka na eh. Wala ka nang, hindi na magiging maayos yung pag-iisip mo, hindi na makakaisip yung iyong isip ng maayos kung ano man ang mga dapat mong gawin na magaganda dapat, paakyat. Dahil yung fear, hindi mo siya nile-let go,
hindi mo siya nire-let go sa isip mo yung fear. Ang fear, walang gagawin niya na maganda sa'yo, kundi to bring you down. Pero kailangan mo tapangan ang iyong loob. Pag ginawa mo lahat yung mga steps na yon, makakatulong po yun sa inyo. Makikick out niyo yung fear na yan. Dapat, kung gugustuhin ninyo. Okay. Tama po yun. Wala pong ibang makakatulong sa inyo na unang-una kung hindi ang inyong sarili. Unang-una po ang inyong sarili. Kailangan mong tulungan ng iyong sarili bago po maging effective yung tulong sa inyo ng inyong mga family o mga kaibigan sa iyong paligid. Kasi kahit gano'ng karaming gustong tumulong sa iyo, kahit ako gusto ko kayong tulungan, pero kung ayaw ninyong tulungan ng inyong mga sarili, hindi po yun magiging successful. Araw-araw po kayong pinagpipray na maramdaman ninyo yung embrace ni God sa inyo, na hindi po kayo nag-iisa. Palagi pong mas panalo yung lumalaban kesa po sa hindi sumusubok lumaban. Wag na wag po tayong hindi susubok lumaban. Dahil pag gano'n ang ginawa mo, talong-talo ka agad. You are already a failure. So, wag mong pababayaan maging gano'n, ha? Habang may buhay, ay may pag-asa. So, salamat po sa inyong pasensya. Sana po naibsan ko ng konti yung inyong mga kalooban. Kung marami po kayong niraramdam dyan na mga mabibigat sa inyong kalooban, sana po nakatulong po ako ng kahit papano na ibsan po yan. Nandito lang po ako palagi kung meron po kayong gustong kaibigan, kung meron po kayong gustong makausap para malabasan po ng inyong mga nasa saloob. Kasi importante po yun, nare-release ninyo yung nararamdaman nyo. Kesa lagi lang nakakimkim dyan sa loob. Go lang tayo sa buhay. Ha? Huwag tayong susuko. Susuko lang tayo pagka sinabi ni God sa akin, it's your time now. Ganun lang, pero other than that, huwag po tayong susuko sa kahit anong dumating. Ha? So, sending love po ako sa inyo. Sending good vibes from palagi po natin kasama si God sa araw-araw. Huwag po natin kakalimutan yan. Okay?